Bigla nga ako nag-crave sa chicken biryani, pero imbis na bumili sa mga Indian restaurant, naisipan ko na lang gawin to sa bahay. At kung katulad mo rin akong mahilig sa ganitong klaseng pagkain, para sa iyo yung video to. Dahil ngayong araw, tuturuan kita kung paano to lutuin. Kaya kung ready ka ng matakam at matuto, panoorin mo lang yung buong video at simulan na natin. Unang ginawa ko nga dito, binabad ko muna itong basmati rice ng at least 30 minutes bago natin lutuin. At habang inihintay natin yan, naghiwa na rin tayo ng napakaraming sibuyas. Masarap ang chicken biryani kapag maraming sibuyas. Ang gagawin natin sa mga sibuyas na yan, pipirituhin lang natin yan mga kabrader hanggang sa maging golden brown. At kapag ganito na yung itsura, okay na yan. So next na gagawin natin, sasangkapan na natin yung mga chicken. So naglagay lang tayo ng cumin powder, garam masala, cinnamon powder, tapos naglagay din tayo ng coriander powder, tapos turmeric powder, at chili powder. Sobrang daming powder. At maglalagay din tayo ng Greek yogurt. Bale, imamassage nyo lang yung mga chicken para dumikit yung mga herbs and spices na nilagay natin. So, sunod na gagawin natin dito mga kabrader, igigisa na natin yan. Sa mainit na pan, naglagay tayo ng napakaraming kamatis, tapos ilalagay yung mga chicken na nilagyan natin ng mga napakaraming pampalasa. Naglagay na nga rin ako dyan ng maraming tubig dahil pakukuluan natin yan. Siyempre, season nyo yan ng salt at naglagay nga din pala ako ng patis para mas malinamnam. So, kapag luto na yung chicken, mga kabrader, sunod na gagawin natin dito, papakuluan na natin yung basmati rice. Maglalagay tayo ng cinnamon bark, down ng laurel, star anise, cardamom seed, at syempre paminta. So diyan natin pakukuluan yung rice na binabad natin ng 30 minutes at naglagay nga din pala ako ng butter. Sa pagluluto dito, kailangan 80% lang siyang luto kasi isasalang pa natin mamaya. So i-drain nyo lang yan mga kabrader at i-assemble na natin. So naglagay lang tayo ng butter, tapos yung sabaw ng manok. At next, ilalagay na natin yung mga niluto nating manok kanina. At after niya mga kabrader, ilalagay lang natin yung basmati rice. At syempre, huwag niyong kakalimutang ibuhos yung sabaw na natira dun sa chicken. Naglagay nga din kami ng butter at yung mga crispy onion na niluto natin. Bale, ni-steam lang natin yan ng nasa 15 minutes. At after 15 minutes mga kabrader, ready na yung napakasarap na chicken biryani. Syempre, masasarap yan. Lagyan mo ng kamatis, pipino, sili, at yung yogurt. Pero bago tayo magsimula, may papakilala muna ako sa inyong laro na pwede kayong kumita ng totoong pera kahit nasa bahay lang kayo. Sobrang sarap talaga ng chicken biryani. Sa mga nagka-crave ng chicken biryani, gayahin nyo lang yung the way ng pagluluto natin. Sobrang sarap. Mas sumasarap pa siya, lalo na pag nilagyan mo ng kamatis, pipino. Solid. Tapos sili. Pero syempre, hindi na natin patatagalin to. Mukbangan na tayo.